Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay, ayun mga kapista, and welcome to Jerry's Aquatics. So dito guys, meron akong mga guppies, yan yung mga pinapalaki ko na. At ito, may mga danyos na din. Ibubukod ko na sila at ililipat ng lagayan. Then dito sa kabilang tab, and kung mapapansin nyo, may mga guppies na rin dyan. Iba-ibang klase. Mga pinapalaki ko na rin. At ito naman yung mga parents nila. Binubukod ko kasi pagka yung medyo mga 1 week na sila, yun, binubukod ko ng lagayan para mas mabilis na rin sila lumaki. Yan yung mga parents nila, mga lalaki. Ito, may mga bagong anak na din. Yan, kung mapapansin nyo, ang maliliit na fry. Ibubukod ko na din yan ng ibang lagayan para mas mabilis na sila lumaki. And dito naman, ito yung mga na-breed natin na goldfish. Yan, may nasama pang danyos. Maliit lang kasi yung lagayan nila. So, ayan, medyo nasisikipan na sila dyan. Kaya, ililipat ko sila ng mas malaking lagayan. At nagkayak na rin ako doon sa mini farm sa kabila lang ng paglilipatan sa kanila. So, ito siguro mga nasa 100 plus. So, ayan mga kapista, ganito yung gagawin kong paglilipat. At ilalagay ko lang sila sa isang maliit na tub bago ko sila ilipat doon sa medyo malaki-laki na lagayan para yun nga, hindi masikip, para lumangoy-langoy sila nang maluwag yung lalangoyan. Mas mabilis silang lalaki doon kaysa sa nandito, hindi masyado makalaki kasi nga yun, nagsisiksikan sila. At yan, ibinuhos ko lang doon sa maliit na tub. Then may mga natira pa at kukunin ko lang sila na ganyan. At ito na sila mga kapisda, yung mga na-breed natin na goldfish. Ang tawag sa kanila ay mga ping pong na goldfish. So ayan, medyo marami-rami na rin siguro. Tansyaw dito mga nasa 100 plus yung mga ganito kadami. So tara at ililipat na natin sila doon sa kabila, sa mas malaking lagayan. Okay, dito na guys yung paglilipatan ko sa kanila. DIY lang din to, rep tub na ginawa kong parang mini pond. Yan yung mga lumang rep. Nilagyan ko lang ng pandikit, yon yung mga butas-butas para hindi siya tumagas. So ito yung mga ping pong natin, nilagay ko muna dito. At least mga 15 to 20 minutes para ma-acclimate sila. Then ito, naglagay lang ako ng DIY na filter. Then, water pump. Yan, nag-DIY lang din ako ng tap filter. Yan, yung sa rep lang din galing to. At nilagyan ko lang siya ng, yan, yung mga, ito, yung kulay black net. Tsaka filter mat. Then nilagyan ko rin ng iba-ibang klase ng mga bato, mga ito, yung lava ring, mga ceramic ring, tsaka yung mga rock na para yun yung magsasala sa kanila. Then nilagyan ko lang din ng filter wool, ito yung washable para mas maging clear yung tubig para hindi masyadong dumumi agad.
Then after 20 minutes, mga kapisda, ito at ililipat na natin dito sa rep tab. Ang gagawin ko dito ay sasalukin ko na lang siya, then ililipat ko dun sa tab para hindi ko na maisama yung dating tubig kasi medyo madumi na rin siya, at para malinis na yung paglilipatan kasi na-acclimate naman na sila at hindi na sila mawawater shock. So ganyan lang yung ginagawa ko na paglilipat dito para yun nga mas mabilis silang lumaki at hindi na sila magsiksikan doon sa medyo maliit lang na tab. Doon ko sila kasi binread, doon ko na sila pinalaki. Ang mga edad nito mga nasa isang buwan na mahigit, mga isang buwan at kalahati. So pag nailipat ko na sila dito, sa ngayon pakakainin ko lang sila ng mga pellet dahil naubos yung mga live food. Then after kong mailipat dun sa tab yung tubig na pinanggalingan nila, didilig ko lang dito sa mga tanim natin na aquatic plants dahil maganda sa halaman itong mga tubig na galing dito sa mga isda dahil may mga poops at yung mga tirang pagkain, yun na yung magiging pataba nila. Yeah, mapapansin nyo, mayroon tayo ditong iba-ibang klase na aquatic plants. Okay, at yan, nailipat na natin sila. Yan, makikita naman natin, masisigla yung mga isda natin at ang linis ng tubig. So yan, kailangan ko lang panatilihin na malinis itong tubig. Then, yun nga, papakainin ko muna sila ng mga pellet ngayon dahil naubusan ako ng mga live food. Ang ipapakain ko sa kanila pag nakabili ako yung tubipex na worm. So yun yung kaya na nilang kainin at mabilis silang lalaki pagka ganun yung ipapakain natin sa kanila. Tubipex na worm. So yan, pagka after mga 2 months, yan, pwede na nating ilagay sa shop, display, at yun, pwede na nating ibenta.